kaman ngayon, dinala ng pagkakataon, nag-iisang humarap sa hamon, at hindi uurong. Kahit nasa malayo ka, saan mang panig ng daigdig, tinig mo'y makakarating, pakikinggan ang iyong hiling, ang tinig Pinoy, karamay mo. Kahit sa ang dako ng mundo, isang ngitiin, isang hangarin, marinig ang tinig natin. Ugali nating kinagisnan, mula noong nagtutulungan, Pilipino ay nagkakaisa, sa ibang bansa ay magkakasama. Isigaw sa buong mundo, nang marinig ang tinig mo, tinig natin ay pagsasamahin, tagumpay ay magkakambit, ang tinig Pinoy, karamay mo. Kahit sa ang dako ng mundo, isang ngitiin, isang hangarin, marinig ang tinig natin. Ugali nating kinagisnan, mula noong nagtutulungan, Pilipino ay nagkakaisa, sa ibang bansa ay magkakasama. Isigaw sa buong mundo, nang marinig ang tinig mo, tinig natin ay pagsasamahin, tagumpay ay magkakambit, ang tinig Pinoy, karamay mo. Kahit sa ang dako ng mundo, isang ngitiin, isang hangarin, marinig ang tinig natin. Tinig Pinoy, tinig Pinoy, tinig Pinoy, tinig Pinoy. Ayan, isang magandang morning, afternoon or evening, saan mang sulok ng mundo kayo ay naroroon. Tayo po ay muling magkakasama-sama. Ito ang inyong DJ Yami, live streaming all the way from Manama, Bahrain. Dito lang yan sa Tinig Pinoy Radio. Ayan, isang pinagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat, mga katinig. Yan, kumusta naman po ang inyong mga lagay-lagay dyan? And of course, bago po tayo magsimula, ayan, meron po tayong special guest all the way from Cambodia, isang indie artist, singer, composer, producer. Ayan, in behalf of my partner, Jerry Orsia, ang ating DJ Jerry, ayan, hindi po siya makakasama ngayon dahil hindi pa rin po siya nakakapag-ready ng kanyang mga gamit dahil sa paglilipat po nila sa kanilang bagong tirahan. Ayan, sana po ay samahan ninyo kami dito sa ating programang Indie Musikahan Basta OPM Inka Dito with your DJ Yami, live streaming all the way from Manama, Bahrain. Yan, together with our special guest, ang ating special guest all the way from Cambodia, ayan, si Sir Antonio L. Chico, ayan. Sa mga hindi po nakakakilala sa ating guest, ayan, isa po siyang indie artist all the way from Philippines. But now, he's based in Cambodia, ayan. Doon po siya nagtuturo ng musika, ayan.
Second po siya sa apat na magkakapatid. Ayan, tatlong babae at nag-iisang lalaki ang ating special guest ngayon. Ayan. At talagang galing siya sa mga pamilya ng mga musikero. From his grandfather hanggang sa kanyang mga uncles. Ayan. Talagang ano siya ng mga musikero. And also his father is a musician. Ayan. So please welcome. Hindi ko na po patatagalin para on air po natin siyang makakasama at mai-interview. Ayan. Please welcome ang ating guest from Cambodia. Ayan, oh. Sir Antonio L. Chico. Ayan. Hello, hello morning. Po sa inyo dyan, sir. Good morning po, DJ Amy. Good morning. Thank you very much for inviting me here. And yes, masaya ako to be your guest today. Yeah, and of course, sa mga viewers. Po. Yes, sa mga viewers natin. Good morning po sa inyo lahat. At sana po okay kayo. Okay kayo kahit saang parte ng mundo. Yes, international, yes. Ano tayo eh. Yes. We are heard globally po. Ayan. From Canada to Bahrain to Philippines to Cambodia. Ayan. Ang, maikot. And also sa ibang panig pa ng mundo. Ayan, marami po tayo. Lalo na sa Middle East. Ayan, marami po tayong mga members dyan. Oh, good morning po. Good morning, good afternoon, and good evening. Yan. Dapat yes. Pala, tatlo. Dito po talaga ang pagbati natin ay from morning till evening kasi sa iba't ibang parte tayo ng mundo. So, exactly. Pare-parehas ang ating time zone. Like here sa Manama, Bahrain, it's 5:11 in the morning and Philippine Standard Time, it's 10:11. In the morning. And sa Cambodia po, it's 9 in the morning, I think. Yes. If it, yes, ayan. Uh-oh. Okay, sir, bago tayo mag-umpisa sa ating programa, ayan. Kumusta naman po ang inyong lagay dyan sa Cambodia? Medyo late dito eh. Alam mo, nung nag-start ng ng lockdown sa Pilipinas, at saka sa buong mundo, medyo dito, kukonte, wala pa, hindi pa, kaya lang, nung nag-ano kami, nagkaroon ng lockdown 2 months ago, biglang dumami. Kumbaga, late, pero bigla ang dami nila eh. Kaya, biglaan po. Nakakagulat, no? kaya ngayon kontrolado kasi. Totoo 'yan, totoo 'yan. Kala nga namin dito okay lang kami dahil 'di ba, ang daming cases sa ibang bansa. There's yes, a lot. Po. Tapos dito sa amin okay, wala namang gaano. Ilan lang. Mm-hmm. Tapos biglang nung yung ibang countries naman ang lumuwag, okay na sila, bumaba yung cases. Kaso dito naman biglang nag-rise up ang grabe. Oh. Kaya as of now, same thing here din po. Biglaan talaga yung paglobo ng mga cases. Lalo na po ngayon, may bagong variant na naman ng COVID. Like, it's from India, I think, the last one na nabalita. Yes, parang dito kasi parang from India daw yung naging cause ng virus. So nag-lockdown na naman. Yan. Nagsara yung mga malls. Halos lahat ng ngayon dito ay sarado. So yung mga supermarkets lang na talagang for food and yung everyday needs lang ang nakabukas. At ngayon po dito kasi tsaka may balita ako. Excuse me, may balita ako parang yung Indonesia yata, parang mas nalampasan pa nila ngayon yung cases. And I don't know if that's true kasi nabalitaan ko lang na sa Indonesia parang
tumataas lalo ang case. Nag-rise up din po, no? Even in the Philippines ngayon, hindi pa rin tayo ano sa ano na lagay ng Pilipinas ngayon. Hindi pa stable. Ah, talaga? Yes. Oo, oh, namimiss ko na nga umuwi. Actually, mag-2 years na yata. Hindi ako nakakuha. Every year umuwi ako. Oh, grabe. Ako nga rin, ewan ko kung papala rin na makauwi this coming September. Inshallah, makapag-vacation kahit na ilang buwan lang for family. Ayan. Ang hirap talaga ng sitwasyon ngayon. Lalo na ngayon dito sa Bahrain. Kayo po ba, sir, na-vaccine na? Ay, naku, magandang tanong yan. Hindi pa. Bakit po? Hindi. May mga vaccine centers na rito. Siguro within this week, magpapavaccine ako. Medyo na ano lang, busy lang last week. Yes. Kaya, ako po, pero magpapavaccine. Nag-vaccinated ka na. Okay. Yesterday po ako nagpavaccine. Two days ago, nagpavaccine ako. So, the last time na naka-live ako, napauwi. Yun, galing po ako ng hospital for my first dose. So medyo hindi ko pa talaga nararamdaman yung epekto niya, pero sabi nila sa second dose daw. But still hoping na hindi naman ganun kalala ang epekto. But then again, before tayo mapa-ano sa ating kwentuhan, sir. Patingin po muna natin yung ating nasa banner. Ayan, hello po kay Aisha Duane. Kaya Encarnacion Tobias watching from LA. Ayan, may taga LA. Sister ko si Ate Ching. Hello po kaya Ma'am Encarnacion Tobias. Ayan, kaya Ralph Bantolino, kay Samantha Seng, kay Jessica Parcero. Ayan, yes, kay Natividad El Chico. Yes. Wow, ayan. Hello po sa inyong lahat dyan. Magandang morning, afternoon, or evening sa inyo dyan. Kung saan mang sulok kayo ay naroroon. Ayan. Okay, sir. Continue po tayo sa iyong pagiging indie artist. Ayan. Yes, ilang taon sa po nag-umpisa bilang isang musikero or as a singer? Ay, naku. Tagal ng panahon. Pero siguro more than 30 years na akong tumutugtog. I started very young. I started singing in some bars sa Metro Manila. So, actually, noong kasi ang tawag sa amin mga folk singers, I started out as a folk singer. Medyo one time kasi after akong gumraduate ng high school na yun, naglalakad ako sa Mabini. Kasama ko yung mga friends ko actually. Nag-hangout kami ng konti. And then, we passed by a beautiful folk house. And then it's called the Hobbit House. Actually, Hobbit House. Hobbit House hanggang ngayon popular yan sa atin. I don't know if they're still open, pero not in Metro Manila na. Ang Hobbit House is one of the pioneers. Tsaka my father's mustache. Dyan ako galing. I started out as a folk singer sa father's mustache and Hobbit House. Yeah, tapos merong isa kasing na ganyak ako. Meron akong nakitang folk singer. He's a guitarist. His name is Noli Araudio. He's very good. I was watching him. Sabi ko, naku, ang galing nito. And he's so cool, you know. Nasa, alam mo, ang Hobbit House kasi nung araw, ang taas ng stage. Parang kasing taas ang tao yung stage nila Talagang up, yung level ng stage ang taas. So tapos andong ka sa taas, sabi ko,
Ang sarap sigurong yung ako naman yung nandyan sa taas. Parang, so, nangarap diba, po kayo talaga. Iba yung feeling. Oo, pero ano, 13 years old pa lang ako, I learned how to play the guitar. Kasi yung uncle ko, they play with the band. Tapos, ayun, tapos my grandma, she came home one day from a holiday. Nagpunta siyang, nag-tour sila ng ano, Philippines, all over, yes, you know, the Philippines. That's na, napadaan sila sa Cebu. And then, she bought a Cebu-made local guitar. And then, when she came back home, yun, tuwan-tuwa ako kasi sabi niya, I have something for you, Tony. Kasi alam niya, mahilig akong ano, sa music, kumakanta ako sa school. Ganun. And she's our school principal. Yes. Eh, kaya kasama ako lagi sa mga ano, kasama ako sa mga program. Yun. Pero kulang na lang sa akin, instrument. So, she brought me a guitar. Ayun, pagdating ko, tuwan-tuwa ako. It was a nice Cebu-made guitar. It was quite big kasi gitara ng Cebu. It's lucky. I was 13 years old for my age. Talaga, ang liit ko. Pero tuwan-tuwa ako. At kaya kahit hindi ako marunong, actually, talagang istram pa. Pero nasa tempo ako. Tapos, I pretend na nando na sa yes, stage. I rock. Ganun. Tapos, ayun, siguro ang lola ko sabi siguro na this boy is very interested in music. Kaya tinawagan niya yung uncle ko who plays with the band at that time. Ayun. Yun na umpisa. So, my uncle is actually my first teacher sa guitar. Doon na ako natuto. And then after that, jingle pa nung araw, yung mga chord books pa nung araw. Jingle, tapos yung mga chord books nung araw kasi wala pa namang social media noon, di ba? Wala pang mga YouTube. So, yes po. Wala mga tutorials. Mm-hmm. So yun, nag-aaral ako. Saan ka po talagang, sa Pinas, sir? Sa Manila kami, sa Caloocan. I grew up with my grandparents sa Caloocan. Oh. Tubong Caloocan. Mm-hmm. But then, ang sa father's side ko, naman, no? Which, doon ako lumaki. Pero sa mother's side ko, sa Bulacan sila. Sa Mekawayan. Yan. Kaya, yun. Doon ako. Oh, malapit lang sa Pampanga. Sa Pampanga ka ba? That's why na-ask ko po yun. Pampanga. So, when you started writing songs, composing songs? Nag-start ako late na kasi nalibang ako sa pagtugtog. I only found out na meron pala rin akong talent sa pagsusulat. Nung, you know, yung experience ko sa music. Tapos, parang, sarap siguro nung ano, yung kinakanta mo yung sarili mong composition. Yung sarili mong original song mo. Parang ang sarap kasi, di ba? Yes. All the way, ever since na nag-start ka, you're singing somebody else's songs. Di ba? Pero iniisip ko rin, siguro naman, masarap yung kakantahin ko naman. O kahit na hindi nila kantahin yung composition ko, basta ako, kinakanta ko rin yung mga original songs ko. Yun, doon nag-umpisa. Kaya, yun, I started writing some songs. Yung mga experience ko about love. Mm-hmm. Parang yung marami kong nasulat dahil nung araw marami kong sa love life. As I've checked po your YouTube channel, may nakita ko doon na as of now po kasi we're in a pandemic. Yan. May nakita ko na song mo po doon about this
situation of us all over the world. So, can you give us some tawag dito, ideas, mga details para dun sa ating song na yon, sir, before mo ano sa ating mga listeners? Ah, you mean that particular song? That song is called, I call it Let the Whole World Sing. Yes. Yes, actually, sinama ko pa nga yung mga artist na mga kakilala ko. Tinawagan ko sila isa-isa. Ito, I asked them, mm-hmm. hey guys, please help me. Can you join me with this song? Kasi actually, parang andating, ano yun? Parang, we are the world. Yes. They are the children. Yeah. Parang ganun. Kaya medyo nagka-interest din po ako na ano siya, pakinggan siya. Talagang yung lyrics talaga napakaganda. Ah, so, talaga, narinig mo ba? Yes po. Before po, before ako nag-ano, alaga pa lang nag-i-stop pa. Yes po. Buhat po ako nung ano, buhat nung nag-guest ako ng mga indie artist. Naging stalker na po ako. Pasensya na sa mga indie artist po dyan na na-stalk ko. Ayan. Na vulgar tuloy. Totoo pala yung sinabi mo sa akin. Ay, sorry sir, nag-stalk ako sa iyo. Alam ko nagbibiro ka. Yes kaya po. Pala sabi mo. Kailangan na kailangan po kasi may mga infos or something na pwede nating i-add sa ating mga ano ng guest. Siyempre para alam din natin kung what kind of a person this guest of us sa Tinig Pinoy. Ayan, siyempre kailangan may konting background din tayo. Kaya ayun na nakita ko nga po 'yon yung song mo na 'yon. So kasi nasa ano tayo ngayon ng pandemic. So, yun. Yes. Sabi ko, how do you like it? Is it good? Okay lang yes, ba yung kanta? Of course. I enjoy listening to it. So, kaya yun ang unang-unang i-re-request ko po sa inyo for our listeners and viewers out there sa ating mga kababayan na ayan. Please welcome our special guest, Mr. Antonio L. Chico. Salamat po. Yeah. Thank you, DJ Yemi. And okay, so ladies and gentlemen, I call this piece Let the Whole World Sing. Kasi, yeah, naisulat ko ito actually last year, nung medyo kasagsagan ng pandemic. Nawa ako dun sa mga elderly and yes, mga po. Kids na tinamaan ng sakit. So, yan, naisulat ko ito. So, para po sa inyong yes, lahat. Po. And ayan, I hope the this song... The stage is yours, sir! Yes, I hope this song will lift you up even a bit, okay? And give you hope. Right. So, song goes like this. Of your face in time of year, a little space of love is all we need. Build this world of hope in harmony, a perfect place to live for you and me. Let us sing out loud together. Let's applaud for joy. Live a life in peace forevermore. It's a cruel world. Look outside and you'll see. Foolish pride, bitter hearts and tears. Don't forget the past.
But let it be. Take my hand, we are family. Be my brothers and my sisters, light the torch for peace. Make this world fulfill eternally. So let the whole world sing for love. We need hope for human race. Someday soon we'll find a way. Let the whole world sing. Open arms like flying eagle's wings. Let the whole world sing. Well, it's not yet over, miracles and dreams still come true. All the loneliness will turn out into smiles. Things will change forever, people gather, where unity is one. There is harmony that echoes through the land. Let the whole world sing for love. We need hope for human race. Someday soon we'll find a way. Let the whole world sing. Open arms like flying eagle's wings. Let the whole world sing. Let the whole world sing for love. We need hope for human race. Someday soon we'll find a way. Let the whole world sing. Open arms like flying eagle's wings. Let the whole world sing. Let the whole world sing for love. We need hope for human race. Someday soon we'll find a way. Let the whole world sing. Open arms like flying eagle's wings. Let the whole world sing. Let the whole world sing for love. We need hope for human race. Someday soon we'll find a way. Let the whole world sing. Open arms like flying eagle's wings. Let the whole world sing. 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 Sing. Ang ganda ng song, di ba? For okay. Us, ayan, to have humanity sa ating mga yeah. Na talagang dumadanas ng kahirapan ng dahil sa COVID-19, ang pandemic na talagang bumago sa ating buhay-buhay, not only for the poor, also for all of us that living here sa sa mundong ibabaw. Talagang ayon. Nagustuhan ko yung song kasi talagang parang nagli-lift up siya sa mga taong alam mo yun, yung parang nadadown na lang dahil sa pandemic. Yung syempre yes. Sa panahon natin ngayon, talagang taghirap. Tama. Talagang, ito, yeah. kahit sa ang sulok ng mundo, 'di ba? Talagang nasa sa atin na lang kung paano tayo makibagay sa ginagalawan natin ngayon.
Exactly. Sa pandemic. Yes. Yan. Ito yan. So, let us hear more about our guest. Ayan. So, what made you tawag dito? Ano ang naging inspiration mo po sa paggawa ng kanta? Ah, marami. Actually, being an artist at ang pagko-compose kasi, ang pagsusulat, ano yan eh, timing ba? Hindi, alam ba, gusto kong sumulat ngayon. Sulat ka, pipilitin mo yung sarili mo. Hindi ganun eh. Parang kailangan, tama ka, kailangan inspired ka, meron kang isang object na inspired ka doon sa certain object na yun, o isang happening na uy, parang malungkot o masaya, ganon. Ngayon, as an artist, nabibigyan buhay mo yun. Ngayon, ang inspirasyon ko, actually, kumporme sa ano eh, sa sitwasyon. Halimbawa, may nakita ako kahit na isang karpintero sa labas. Halimbawa, may nakita ako isang karpintero, tapos, naisip ko, parang itong taong to, ang tiyaga, ang init ng araw, pawis na pawis siya, pero still is doing his best para kumayod, para makasurvive, di ba? Parang ganito rin sa pandemic, ganun. Kaya ako naisulat itong kanta na to. Pero ang inspirasyon talaga, ano yan, sa lahat ng nakikita mo na pwede mong isulat. Actually, kaming mga songwriters. Ayan, lahat. Yes. Lahat talaga nai-inspired kami pag ang isang bagay may katuturan. Ayan. Talagang mai-inspired. Yes. Minsan sa love, kumporme, minsan sa mga sitwasyon na halimbawa, nagkasakit ka o emotional ano. Kahit sa ibang tao, malungkot o masaya na sitwasyon, yan, ay inspired ka dyan. Yes po. So, let's talk about love. Ayan, sir. Uy! About love naman tayo. Is there any song na pwede mong about love? Ah, love. Okay. Oo. Sa ating mga viewers. Meron. Ayan, while you are looking for your song, sir, let me acknowledge our mga viewers. Ayan, kay Natividad El Chico, ayan. Hello po sa inyo dyan. Trust God for He is in control of everything, sabi niya po dito. Let the whole world sing for love. Ayan, maraming salamat po. And guys, keep on commenting, keep on sharing our live video. Live telecast natin sa FB. So, marami po tayong ma-reach na other people para ma-inspired. Ayan. Hello po kay Jay Manalansan. Ayan. Hello. Hi, DJ Young. Happy viewing. At sa lahat po ng mga viewers dyan, please keep on commenting, keep on sharing ang ating live video. Ayan, sir. So, what you prepared for us sa ating story of love? Ah, marami ko actually na nasulat sa mga awit ng pag-ibig, yeah, love songs. Meron akong sinulat. This was, I wrote this song maybe mga 25 years. More than 20 years ago na itong kanta. Mm-hmm. Hindi naman. Siguro, less than 20 years siguro. Pero isa to sa mga una kong, actually, nung araw, mayroon pang cassette tape. Honestly, yes, inabot, hindi mo na inabot yun. I think you're very young, DJ. Inabot ko pa yan. I think 90s. Ah, talaga? Yes, 90s. Ah, oh, 90s. Medyo pawala na yun. Eh. 90s, di ba? Mm-hmm. Medyo may mga CD na nung ano. Pero nung 70s and 80s, talagang cassette lang talaga. Kaya, alam mo,
We're trying to work out with the song. Nagpa-polish kami ng song through cassette. Minsan, gas-gas na yung cassette. Eh. Napapatid na nga. Napuputol yun eh, di ba, nung araw. Kare-rewind mo. Oo, oh, kasi paulit-ulit eh. Re-rewind mo. Papipindutin mo yung recorder, tape, cassette tape record. As babalik siya, ang bilis ng ikot, di ba? As napapatid. Yes, wow. Pasisipra mo nung kanta. Those were the days. Ngayon, naisulat ko tong kantang to. Nandun to sa album ko noon, yung first album ko na nasa cassette pa noon. Ewan ko yung, ayan, mga sisters ko, they probably still have it. Baka na preserve nila yon. Pero, yes, oh, mga 20 years ago ko na nilabas yung album ko. Hopefully, nandyan pa rin siya. Oh, andun, vintage. Eh, kumbaga, yes. Ano na. Oh, pero tumantua ako yung magandang mga collections yung mga yan, mga vintage yes. Collections. Exactly. Oh. Kaya mga friends ko, minsan, papakita sa akin sa Facebook, hey, Antonio, you still remember this? Papakita sa akin yung mga picture ng cassette tape na, yes, na ni-release ko. No? Nakadalawa yata akong album nung cassette tape. Times. Mm-hmm. So, isa to sa mga lolo ko yata. Guitar. Teka lang. ano yung... hello kaya Francis Lingad Baluyot and kaya Brims Nunagbangal. Ayan. Kay Edwin Boris Galang. Ayan. Hello sa inyong lahat dyan. Kay Lolo Baring. Ayan. Nice song. Especially this pandemic. Ayan. Ayan, hello po sa inyo lahat dyan. Keep on commenting lang sorry, po. Sorry DJ ah, medyo baka nagugulat ka doon sa gitna. Okay lang po yan. Ngayon, parang ayun. Ayan, okay. So, I call this piece Buhay at Pag-ibig. Isa to sa mga old songs ko na sinula. I hope you like this. Okay, para sa inyo lahat. The stage is yours. Once again, let's hear from our special guest. Kaya Sir Antonio L. Chico. Yes. Okay. Nakakalito minsan umibig ngunit ang kalayo siya na sana at lapat ng puso upang mabago tanong ng aking damdamin para sa'yo baka ang aking puso'y nilalaro huwag mong sugatan ang pag-ibig ko at baka tuluyang umanaw ang ligaya sa buhay ko. Kaya ating isipin pag-ibig natin hanggang wakas ang nakaraay huwag nang uungkatin ang isipin natin para bukas. Kaya aking dasal sana'y huwag magbago pangako mo't pag-ibig maging totoo. Narito ako na karamay mo sa hirap at kasakit. Huwag mong isipin ako'y lalayo. Ang isipin natin para bukas.
Ay aking dasal, sana'y huwag magbago. Pangako mong pag-ibig maging totoo. Narito ako, nakaramay mo. Sa hirap pa sa'kin, huwag mong isiping ako'y lalayo. Del Chico, ayan. Hello, hello pa rin po sa inyo dyan. Kay Rosalinda de la Rosa, what a nice song daw po. Ayan. Thank clap, you. Clap, clap. Salamat po. Ayan. At kay Kulasa ko, ayan. Hello, hello po sa inyo dyan. Keep on commenting, guys. Ayan, para mabati po namin kayo. Later on, babatiin po natin ang ating staff list dito sa ating Tinig Pinoy Radio. At hello, hello po sa ating CEO founder na si Kuya Dan, all the way from Ottawa, Canada. At sa ating program director, ang ating DJ Reg or Regina Sosing, kay ating manager of for special programs, ayan, kay DJ Michelle or Mitch, DJ Mitch Alfeche. Ayan, and of course sa ating DJ Jerry, ayan, sana ay nanonood ka. Talagang kahit gustuhin man niyang makapasok sa ating live streaming ngayon, medyo busy pa po siya. And also, it's late night naman sa kanila. I think it's almost 11 in the evening sa kanila sa Ottawa, Canada. So, ayan. Let's hear more about our special guest. Ayan. So, sir, you have a family in the Philippines or... My kids and my parents are in the Philippines. Oh, pati mga sisters ko. Ayan, pati yung ex-wife ko. Wag na natin pag-usapan ng tungkol sa, at masakit. That's okay. Wow. Yeah, but, pero may kids ako. I have three kids. Yes. So, I hope they are watching right now para at least makita nila ang kanilang mga yes, brother. Mga kids ko. Hello, hello. Meron din akong son sa US. Nasa New York siya ngayon. Yes. Yes. My sige eldest. Lang po, greet niya sila. Mga kapatid mo or anyone you want to greet, sir. Oo nga. Sa lahat. Para malaman nila. Sana nga nanonood sila kasi iba-iba yung oras, di ba? Like my sister, gusto nilang manood pero
there at work right now kasi. Oh, at least yung ano po natin, ayan, yung live video po natin, ayan. Pwede niyo po yang i-replay. Yan po ang kagandahan natin sa yes. Ngayon sa social media platform. Mm-hmm. Ayan, yung FB live po natin, yan. Pwede mo po siyang i-share. So, when they have time, they can watch us. Ayan, kaya keep on sharing po para marami tayong ma-reach na mga kababayan na gustong mapanood ang performance ng ating special guest. Ayan, sa mga naka-tune in po ngayon, sa ating mga viewers. Ayan, maraming maraming salamat pa rin share. Po sa inyong lahat. Kaya pakishare na lang po. Keep on sharing, keep on commenting po. Ayan. Kaya Lulu Baring, ayan. Ed Baring is also watching. Hello from the Philippines. Hello, Ed. Ayan. Happy, happy watching po. At sana'y nag-enjoy kayo sa aming kwentuhan ng ating special guest na si Sir Antonio L. Chico. Ayan. And, I'm enjoying BJM. Let's hear napaka, more. Napakasarap mong kausap. Ganon. Ayan, yes, salamat yes. Naman po at may nakaka-appreciate ng ating pagdi-DJ. Ayan. Yes, at kahit na ako'y yes. Baguhan lamang sa pagdi-DJ, at least, ayan, nakakapag-guest po at tayo ng mga talaga? Baguhan ka ba? Yes po, actually, I started... I started guesting... in the artist since I started here in Tinig Pinoy Radio, I think almost 2 months now. So kaya maraming salamat po kay CEO founder na si Kuya Dan na nagbigay sa akin ng permission para makapag ano dito sa ating Tinig Pinoy Radio. Ayan. Sayang wala si ano DJ Jerry. Ang kagandahan po kasi dito sa ating radio. Sayang nga po wala si Kuya Jerry, ayan. Kagandahan po dito sa ating radio station. It's the longest online and the local station that's running. I think almost 28 years now. Ah, talaga? Yes, ang ating Tinig Pinoy Radio, ayan. Not only here online, but also in the local broadcasting sa local radio sa Canada. CKCU, okay. I think, the name of the local station. Ayan. At I'm happy to be with them also here in Tinig Pinoy kasi talagang sa ating mga programa, talagang nabibigyan ng pansin ang mga indie artists natin para like this time na na-guest ko po kayo, it's my pleasure also na talagang nag-pursue ako na ma-guest kita kahit na pa-stock lang. Ayan. Natawa si Sir Saren kasi nung magkausap kami, sabi ko nag-stock ako sa kanya. Ayan. Nagulat ako, may picture ka na. Halos po I was trying to find out some pictures. May picture na ako, sir. Sorry, naunahan na kita. Naunahan na kasi sa kaka-stock, no? Kaya pasensya na po sa mga indie artists dyan na nai-stock ng inyong DJ Yummy, ayan. For background lang naman po, not intended for anything else. Yes, so, good yan. For, yan, para at least may background po tayo sa ating mga guest. Kaya, ayan, medyo nag-stock-stock po yung inyong DJ on board. Ayan. So, sa mga, ayun nga ang sabi ko nga po, binibigyan pansin natin dito ang ating mga indie artists to promote their songs, to promote their composed songs para naman maibahagi sa ating mga kababayan all over the world. Dahil nga sa mga platforms na ganito na like live streaming sa FB Live, ayan, at least na napapakinggan ng mga kanta ninyo globally, not only in the Philippines but globally all over the world kasi lahat ng di ba may like may US, may Middle East, may Canada, may Europe, ayan, naririnig po lang, yeah, naririnig po yung mga performances ninyo, yung mga magagandang musikang hindi natin mailabas sa ating local radio stations dahil
like now you are in Cambodia and your songs with you there. So paano natin mai-release sa ating bansang Pilipinas kung syempre yung communications mahirap din, di ba? So ayan, at least may social media na po tayo ngayon to promote our songs. Ayan. Actually, how, malaking tulong, you know? Okay, malaking bagay talaga. Sa akin ha, kasi di ba nung araw wala. Yun nga lang yung mga music industries ngayon medyo yung mga malalaking company, music companies, medyo nalugi. Tsaka yung mga promoter, sorry sa mga promoter. Medyo hindi na namin masyadong kailangan ngayon dahil nga sa social media, you can promote yourself, 'di ba? Mm-hmm. Kaya may mga taong na down pero marami rin ang na-lift up dahil nga sa social media. Kaya nga sabi nila yung iba lalo ng mga musicians na they are moaning, they're complaining na walang mga gigs. Pero actually malaking tulong sa atin ang social media. Kasi kagaya nito, diba? In a positive way, kailangan gumawa ka ng ng paraan, 'di ba? So, yes, ito yung paraan. Lahat naman po namang ngayon, there is advantage, there is disadvantage. 'Di ba po sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa absolutely, atin? Absolutely, yes. Mm-hmm. So, yung mga nawalan ng trabaho like or nawalan ng gigs sa ating music industry, like yung mga me, nawalan ng gigs. Sa inyo na lang ngayon. Nasa inyo, yes. Nasa sa inyo kung paano nyo i-lift up yung inyong mga music. Nasa sa inyo kung paano nyo i-share sa mga tao. Lalo na ngayon na, as I've said po, globally na talaga ang natin dahil sa social media platforms. Kaya napopromote na yung mga songs. Yung iba nga po dyan na magla-live and then Gcash number so that yung live performances nila is may ginagawa ko minsan yan. Maraming gumagawa ng musikero. Ganun eh. That's what, kasi ganyan na what po yung kalakaran ngayon. So, it's okay for us. So, yung mga gustong magbigay, it's up to them. It's not... We're not actually begging. Hindi kami namamalimos. Because we're artists. We're musicians. Parang, wala talaga magawa eh. That's the only source that we can think. Yes, lalo na po sa, sa mga... in the artist natin sa Pilipinas, syempre. Exactly. Hirap na hirap talaga sila sa grabe, gig ngayon. Yes. But fortunately sa ilang mga meron na ring nag-open kahit papaano, nakakapag-gigs na sila. Like one of my friend, one of our indie artist, si Estrada, I think Anthony Estrada, ayan. Nakakapag-gigs na sila. Last time na na-interview, ayan. Sa Pinas? Open na daw doon. Yes po, sa bandang Pangasinan. Ayan. At least actually nauna pa nga mag-open yung sa bandang mga provinces sa Metro Manila po. Hanggang ngayon wala totally. Kasi sa provinces talaga medyo ng COVID doon. Yung hindi pa ganun nakakapag-spread. Controllable pa naman. So, hindi katulad sa Metro Manila is talagang yung mga tao dyan talagang mga bahay, dikit-dikit or something sa mga talagang no choice naman sila. Diba? Mga pasaway yan. Number one talaga yung mga pasaway. Ayan. Ay, masayahin so, lang. Sobrang saya nagiging pasaway. So, ayan, Nanay is watching. Love you, ayan. Sabi ni Nat Vidad El Chico, ayan. Hello, yun, hello. Si Nanay Mila. DJ, yan ang number one fan ko, ang nanay ko. Of course, ayan. Talaga nga, kahit Pero, yes, pero alam mo, DJ Amy, kahit sa'yo, di ba, nasa entertainment ka rin, di ba?
pag ang mother mo ang number one po, number one fan mo, naku, you have all the advantages. You should be a very lucky person. You know why? Kasi ang mga nanay natin, sila yung tatawag sa mga sisters na, oy, panoorin mo yung anak ko, ha? May kitsa. Mga apo ko, mga apo, ha? Dadagdagan ko baon nyo, basta manood kayo. Yeah. Kaya pag yes, number one fan mo, mother nai. Nai. Hello, Nay. Love you, Nay. Nike is you. Watching with Ate Sita, Nanay, Ate Manette, and Phoenix and Zach. Hello, Manette, Phoenix and Zach. Hello, hello po sa inyong lahat dyan at happy viewing or happy watching sa ating episode ngayong Indie Musikahan basta OPM in ka dito. Ayan yes. Sino po Enid Parslu or Dayan Parslu. Ayan, hello po Tito, okay. Watching hello, from Bicol. Ayan. Hello po sa inyo lahat dyan. At keep on commenting and keep on sharing po ang ating live video. Ayan. Para marami po tayong ma-reach na mga kababayan na gustong mapanood or makita ang ating special guest na si Sir Antonio L. Chico. Sita Pangan, hello everyone. Have a blessed morning. Ayan. Maraming salamat po. Hello. And Hello po sa inyo dyan, kay Sita Pangan. Ayan. So, let's talk more about kay ating guest, Sir Antonio. So, now po, ano ang pinagkakaabalahan nyo, Sir, sa Cambodia? Ayan. Ang pinagkakaabalahan ko rito, magpatay ng mga lamok. Just joking. Ayan, actually, meron namang nagbukas ng, maswerte rin ako kahit paano yung dati naming tinugtugan, nagbukas. Pero, yun pa lang, sa school, wala pa rin Nag-close yung school na tinuturuan ko. So, hopefully, sana umokay na yung sitwasyon. So, makapasok ulit sa school, makatawagan ulit ako. Or as soon as, the students. In this case po, in this time of pandemic, how Antonio L. Chico surviving? Through the help of my sisters, my friends, kasi nga, diba, nawalan for more than 2 months nag-lockdown kami dito. So talagang totally I would say na freeze talaga ang buhay ko. Talagang kung 2 months wala kang pera, mamamatay ka sa gutom dito sa ano. Ngayon with the help of my sisters nag-online gig ako. Tapos nag-Gcash ako, and then sister Lulu ko kasi yung sumunod sa akin. Active siya sa church. Ngayon, meron siyang mga kasamahan sa church na they are helping those may mga foundation nagpa-fund sila talaga sa mga may mga parang mga chosen children village foundation mga ganoon, mga seminaries foundation yun active sila sa fund ng mga pera, nagdo-donate, naghahanap sila ng ano. So, yun, nakasama ako, isa ako sa mga beneficiaries nila. I perform with them. Tapos, online, yun. So, yes, yun, po. Nakasurvive ako. They collected
Just enough, just enough. Kasi may mm-hmm. mga anak ko eh. So I have to send them financial, you know, support. Yes, of and course. And yung yes, number and my one. My daughter, yeah, and my daughter is actually graduate na yung dalawang anak ko. So yung mm-hmm. yung daughter ko na lang ang nasa college ngayon. Kasi medyo mataas ang tuition eh kasi nasa Manila. Mm-hmm. So, yes po, and even though graduated na po yung ibang mga anak mo, sa time ngayon, sa situation ngayon natin sa so it's hard for them to find a job kasi nga pandemic. Tama yun. Tama. It's really big ano rin yan, big challenge din yan sa atin. Diba? Yes, yes. Yan data. Hello po kay Elvin. Thank you nga pala. Thank you nga pala. Sorry DJ. Yes sir. Yes, okay. Thank you nga pala kay Sir Raymond Reyes na nag-help din sa akin dun sa foundation na sinabi ko kanina. And my sisters, yan. Sila ang mga... Yan. Hello po sa inyo dyan. Sa mga tumutulong sa ating mga indie artist, ayan. Maraming salamat po. At sa mga nakakaunawa, ayan, talaga namang... big thank you for your support. Salamat yes. sa mga support. Salamat sa inyo. Hindi lang sa mga sisters ko, may mga friends ako abroad. Nasa Australia, nag-help mm-hmm. din sila sa akin kasi dito sa Cambodia, meron kaming Cambodia sins na tinatawag. So, yung mga expats dito na mm-hmm. na pansamantalang nanirahan dito. Meron kaming music community. We call it Cambodia Sings. So every Sunday, mm-hmm. I teach them music and nag-host ako, isa ako sa mga host. Pero may mga ibang mga host pa, pero puro expat sila. So hanggang ngayon nung umuwi sila ng Australia, mga Australians. Tapos pinadalan din nila ako support. That's nice. They're very, very good. Yeah, very nice. Hello po kay LV Chua. Ayan, Sisi Koy from Texas. Ayan, happy watching. Hello. And of course, sa aking matchmate na si Jeremy Joaquin Gonzalez. And of course, sa aking ka-team Rich. Ayan, isa sa mga indie artist natin ngayon na talagang pausbong ang kasikatan. Kay Maria Elizabeth. Ayan. Hello sa iyo, Jared. Happy watching. Ayan. And bago po tayo magpatuloy, ayan. So, I have seen another song in your YouTube channel, sir. Called it Travelers. Can you tell us more about this song? Travelers. Sa akin, personal ano ko yun. Inspirational song yun, actually, in Travelers. Mm-hmm. Yes. Recently ko lang yun. Because yun nga traveler tayo because we're actually OFWs, di ba? Yes. So we considered ourselves as travelers. Hindi tayo nag-i-stay, hindi tayo nag-i-stay mm-hmm. sa isang duga. Like me, I actually travel around Asia because of my job as a musician. Mm-hmm. So, yun. Kaya ako naisulat yun para bang as you travel along the way, may comparison yan sa life yung merong kang mm-hmm. ups and downs, diba? Ang traveler ganun. So, mm-hmm. pag kinumpare mo to, if you compare it with your life, ang mga travelers merong kang mapupuntahan na lugar na minsan hindi kala kasi nila porket nasa abroad ka you're earning a lot tapos magandang sitwasyon which is not true. Mahirap kaya minsan
Yes. Yes, Kaya yes, minsan na Vicky. ang mga OFW, ayan, na pag, ang tawag dito, sinasabing mga sinungaling. Di ba? Yes, yes. Sinungaling kala in terms nila kasi... of, yes, in terms of they are trying to be okay even they are not okay. In this term. Diba? Tama, lalo na tama, sa mga tama. OFW na kababayan natin in Middle East, ayan, talagang maswerte ka kung lalo na sa mga kadama or katulong, like me, maswerte ka kung ang naging amo mo is okay sa'yo. Yung nagagawa mo yung kahit sa pagkain. Or, kasi tama. May mga kababayan tayo na talagang even yung pagkain nila is wala sa oras. Minsan nga, wala talagang kain in the whole day. Only yes, they are snatching food to eat. Yung mga ganyan. Talagang ganun mahirap. Tayo, mga kababayan na ganun. Oo, may, yes. May mga nangyayaring okay ganun. Yes po. Kasi marami na rin akong nakitang mga ganyang situation na syempre mga kaibigan na natin na nasa ibang bansa rin. So, we know how hard yung buhay ng nasa abroad. So, kaya yung mga taga-Pilipinas dyan na ayan, nakaka-ano sa atin, sana maunawaan din ninyo yung mga kababayan natin na nasa abroad. Hindi po porket naka-abroad ka, ayan, ay maganda na yung buhay. Hindi, minsan talagang yung sinasahod is nila talaga. Is kulang pa. Tama, para sa totoo ano, yan. Oo. Para sa totoo family. Yan, totoo yan. Oo, kala nila kasi. Aba, yes. At ka nag-abroad, eh, kaya ka nga nag-abroad dahil malaki yes. yung kita mo dyan. Pero actually, hindi. Oo. Parang, that's a big deal para sa mga ibang, ano, para sa mga ibang hindi nakakaunawa kung ano ang buhay abroad. Ayan, maswerte ka kung ikaw ay isang titulado. Ayan, at magandang company ang napuntahan mo. Ayan, medyo nakakaangat-angat at medyo maganda-ganda ang sahod. Pero what Tama. If kung, syempre, pag nag-abroad ka, tinitingnan talaga yung educational background mo. Di ba? Tama. Lalo na sa mga Totoy. Ano... sa mga OFW natin, sa mga nagkakatulong. Ayan. Minsan nga, may diploma ka na, pero yung aabutin mo sa ibang bansa is napakababang ano, napakababang posisyon. Oo, yung ibang mga doktor na sa atin, pero pag dating sa ibang bansa, nagiging nurse, di ba? Or yes, Oh, pero ayan, happy watching po kay Chris Kaliwatan from Singapore. Ayan. Hello, Chris. Ah, kilala ko yan, si Chris. Yes. Hello, Chris. Thank you for watching. Ayan, ayan. Mahirap palang mag-abroad. Nagiging sinungaling. Sabi ni yes, si Natividad El Chico. Ayan. Yes po, hindi talaga yan maiiwasan. Kasi minsan tatawag ka sa family mo, you try to be okay sa harap ng camera, kahit na alam mong sa sitwasyon mo is talagang napakahirap. Ayan. At hello din po kay Rosalinda De La Rosa. Ayan, tama po kayo DJ Yami, sabi niya. Yes, sa mga nag-a-agree dyan. Ayan. Maraming salamat. And keep on sharing, keep on commenting in our Facebook Live. Ayan, maraming salamat po. And to Thank be continued ang ating sa ating guest, ayan, sir. Yeah. So, can you sing for us this song called Travelers? Ay, naku. Sorry. Hindi ko napag-aralan pa. Baka maano ko. Iba na lang muna, ibang oh, song okay muna. Lang. It's okay na. Po. So, which you prefer kasi, to sing for us? Okay. Ito na lang. Isang, this is a song which I've written many years back. I call this piece Musika, Ihimig Natin at Magsaya. Yeah, masayang oh, medyo, okay, sir.
masaya, medyo masayang masayang kanta to eh. Kaya parang sa akin, kaya ako na-compose to dahil parang sa akin isa tong way, ang music is one way para to get out of problems, boredoms, yes, diba? Stress. That's diba? True. Stress, ayan. Mag-stress out, diba? Mm-mm. Kaya, totoo kaya, ko yan. Nakakaalis siya ng, yeah, ng, for me, ng stress, for me, music diba? Is life. Kung walang musika, tama, walang ano, walang buhay. Yung parang ganon. Kasi talagang, siya yung pinaka stress reliever. Yan, yes, exactly. Yan. Stress reliever, yan, siya. Kaya naisulat ko tong kantang to. Sabi ko, bakit marami-maraming mga mayayaman, mga actually nasa kanila na lahat, pero malungkot pa rin, di ba? Kaya sabi, yes, ko, hindi lang naman pera yan, hindi lang material things. Meron, mm-hmm, din. That's exactly it. Kaya naman, makinig ka rin minsan sa mga music. No? Kaya, mm-hmm, yung, kasi, nandyan yung love, nandyan yung, di ba? Yes, nandyan po yung emotion. Isa yung happiness. Pag sinabi, yes, mong happiness, yung, at least, kahit sandali, di ba? Tanggal yung, ano mo, kaya nga, may mga, mm-hmm, entertainments tayo, napapanood sa TV, kahit sa mga noontime show. Exactly. Kahit pa paano, natatanggal kahit na isang oras lang, oh, yan, 2 hours. Ganon din, that's ang gagawa ng music, right? Oh, mm-hmm. Kaya, kung gusto nyong mawala yung stress nyo, eh, kumanta kayo. Kahit na, yeah, sumipo lang kayo, kahit na, di ba, kahit na magham, mm-hmm, lang kayo, kung hindi kayo marunong kumanta. Yes, that's true. Ako po, ganyan minsan ginagawa ko yung pag gusto kong malibang yung isip ko. Ayan, ano-ano lang ng pasipol-sipol. Diba? Nakatanggal na. So, minsan nakakaalis na yan. Nakaalis na ng stress eh. Yes. Oo, kasi kung palaging yung problema mo nasa utak mo, nandun na yun. That's true. Eh ngayon kung kakanta ka, taanin mo sa kanta, baka kaya nga tayo mga Pilipino, mahilig sa karaoke, di ba? Kakaraoke tayo. Yes. Para maalis yun. O, kaya yung next song ko, yung ang tawag ko dito, musika, music, yeah, ihimig, okay, natin at magsaya. Tagalog song. Tagalog. Okay, the stage is yours, sir, and let's give, yeah, him a round of applause. Ibig natin upang matang
ay di rin tatlang sumipol at umalakpak ay okay lang. Nagi ang itawag ko sa kanya. Kaya Miss Natividad El Chico. Ayan, ang sabi niya dito, kaya pala yan ang composition mo, bro. Alam na, lagas na buhok. Ayan. Yes. Pero hindi ako ganun kasi seryoso. Ha? Talaga lang lahi. Talagang lahi lang. Ayan. At hello po kay Mariska Adlawon. Ayan, hello daw po. Ayan. So, meron pa akong isang nakita, isang song mo, sir, sa YouTube. Ayan, yung... actually, ito ang unang nag-pop up sa akin sa ano, sa Facebook. Kaya ko siya, ano, kaya kita na-add. This song is about... Ano kaya yun? Ano kasi yung ano, yung title niya. Yung sinabi ko sa yun, nagustuhan ko. Kaya sabi ko, parang interesting. Nakalimutan ko lang yung title. Pero... Aking mga mata. Di ba yun? Pag kang luluha, di ko na kaya. Makaya. Parang may sinta. May patawad, sinta. Patawad, ano? Sinta. Ah, yun nga. Patawad sinta. Patawad sinta. Ayan, yes. Oo. Kasi, ako, may emotional ka pala. Nagka-interest ako Yemi, na i-guest po kita. Ah, talaga. Bakit? Ako naman magtatanong sa'yo. Bakit mo naman nagustuhan yung kanta? Wala may... lang. Parang ano lang. Parang okay lang. Medyo relate lang. Sabi ko na. Yan, pero hindi, maraming naka-relate dyan sa kanta na yan. Meron pa nga akong kaibigan, umiyak eh. Habang kinakanta ko yan. No, honestly, umiiyak siya. Yes. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Mm-hmm. Inaalala daw siya. Kala ko ano. Kala ayan. Ko kasi hindi nabayaran yung utang. Siya sa aking ano. ay, ganon. Nag-pop up siya sa aking notification. Siguro one of your friends, isa sa mga friend ko din. In there. So, siguro nung i-post mo po siya, ayun, nag-pop up siya sa akin. So, ay nagka-interest ako na ano, pakinggan siya. So,
parang sabi ko, napaka-interesting ng song. So, I search kung kanino yung kanta, kung sino yung kumanta, tapos, ayun nga, nakita ko yung pangalan na Antonio L. Chico, ayan. At naka, ano rin sa mga suggested friends. Ayan. So, I add you. Hindi ka naman umiyak, DJ. Pagka-interest ko dun sa song. Secret. Yan narinig mo. Mga kasi kagaya ka rin yung isang yung friend ko. Natuwa sa akin niya. Yung questions. Ganon. Talagang ganon. Ayan. Ganon, hello po kaya. Po. At Lance, broken hearted po si Charmy Dampil. Kaya na nakaka-relate sabi niya dito. Ay, kasi talaga. Naman, nagustuhan ko lang talaga yung song. So, yes. Nangyayari. And yan, shout out po sa aking ka-team Rich, of course. Kaya, Sissy Roshan, kaya Miss Elizabeth Fronda, kaya DJ Miss Heart. Ayan. At shout out po sa mga Raketeros Angels and Asia's Power Dreamers. Ayan. Hello, hello po sa inyo lahat dyan. And happy, happy watching Sissy Mariah Elizabeth, one of our indie artists. Ayan. At ka-team Rich. Ayan. Ka-team Rich. Ayan. And ipa-vlog ko na rin po ang aming page. Ayan. Ang Team Rich with my co-team. Si Maria Elizabeth Fronda, si Roshang, and si DJ Miss Heart. Ayan. Abangan nyo po. Baka hindi natin alam one of these days or sa aming mga program ay ma-guest po namin ulit ang ating guest for today na si Sir Antonio L. Chico. Ayan. It's my a talk show. Salamat po. Talk show po siya. Yes. Anytime. A talk show about LDR relationship. Or... Ayan. Maraming salamat po, sir, sa pagpapa-unlock sa pag-guest sa aking programa dito sa ating radio station na Tinig Pinoy Radio. Ayan. Yes naman. Basta ikaw, DJ. It's my... Yes na yes. Ayan. At sana nung mapatamu kita ay hindi ka nagdalawang isip. Talagang hindi nag-iisip. Talaga. Super excited nga ako eh. Di ba sabi ko sa'yo? Super excited. Yes. Kaya nga po sabi ko, ay sana sabi ko, pag nag-guest ko si Sir Antonio L. Chico, sana hindi magloko ang aking laptop. Kasi may mga instances na talagang... hindi ako makapag-program dahil sa minsan sa net or something about my lapi. So, talagang nag-cross finger ako para sa ating Uy, program. Buti na lang. Yes. Oh. Dire-diretso. At hello kay gitara Jim, ko lang naglolo ko. Jos Jana. Kay Jim Jos Jana, ayan. At kaya ayan, si Gary, my yes. bandmate in Filling Station. Bar in Singapore. Ayan. Hello. Hello po sa inyo, Janet. Happy, happy watching. Ayan. Keep on commenting hello, and Gary. Keep on sharing po ang ating live video. Ayan. Thank you for joining. Let's hear more. Ayan. Let's hear more sa ating guest for today. So, sir, in this kind of situation you are in now, so how you deal with it? Lalo na ikaw ay nasa Cambodia and you are alone. Alone and lonely. Ayan. So how you deal with it? Nasanay na rin ako. Actually, di ba? Kasi nga, traveler ako eh. Di ba? Palaging. Kasi musician. Pag musician ka kasi, adaptable kay para bang you can survive in any situation. Alam mo kasi, nung nasa China ako, grabe. Talagang, parang, gusto kong umuwi, pero hindi ako makauwi, na homesick talaga ako. So, yes. At that point, parang, na-homesick ka, pero tumigas, yung ano mo. Parang ibig sabihin tumapang ka kasi may mga times tayo na 'di ba
Di ba, meron kang isang bansa na pupuntahan. Lalo na kaming musicians. Yeah. Hindi kami nagtatagal sa isang country. Minsan 6 months na ang contract. Mm-hmm. Minsan nga 3 months na ang contract. Tapos, uwi ka, tapos ibang country na naman ang pupuntahan mo for another 6 months. Mm-hmm. Hindi kami tumatagal ibang ng pagkakasama na naman. Oo. Eh, nung nasa China ako. Nasa China ako. Talagang wala akong makausap kasi they don't speak English. And then, nagso-solo lang ako noon. Nagpunta ako noon. Grupo kami actually, pero nung kalauna na nagwatak yung grupo, so nag-solo na lang ako. I can't imagine myself. I was walking downtown, nasa road ako. Umiiyak ako, talagang umiiyak ako. Dahil hindi dahil wala akong pera or what, dahil sobrang lungkot ko. Kasi at that time, first time kong nakarating ng China, tapos winter, ang ginaw na nag-iisa ka as nandun ka sa ibang bansa na wala kang makausap. Wala kang kakilala. Parang homesick na homesick ako. Gusto ko na at that time, yung mismong oras na yun, I want to fly back home. Para lang may makita akong makausap ako. May dumating sa point ko yun. Mm-hmm. And then I realized na mahirap pa lang. Nag-iisa ka na nasa ibang bansa ka. Ang OFW talaga ay napakahirap na trabaho. Yan. Eh, kaya bumalik tayo dun sa pagiging OFW. Dapat huwag kayong masyadong, lalo na yung mga anak ko, sinasabihan ko rin. Huwag porkit ang papa nyo nasa abroad eh, mag-i-expect kayo sa akin. Na ganito, hindi ganun. Hindi masaya ang buhay din. Yes. At hindi rin ganun kalaki ang sweldo namin. Yeah. Naiintindihan naman nila. Ayun, kaya yes, siguro dun sa mga experiences ko. If you're in the Philippines, you cannot earn that amount. Oh. Yun lang ang ano. Conforme kasi, yes. Oh. Kung talagang being in abroad, yung amount. Yes. Kasi nga ang value ng pera sa ang standard ng ibang country mas mataas sa atin, kaya ang pera mas mataas din ang value ng ano nila. Kaya yun. Tapos yung purpose kasi natin is for our family's future. Family future talaga. Oo. That's the good thing with it. Kaya tayo nag-abroad for our family's future. 'Di ba po? Tama. Yes. Oo, yun ang pinaglalaanan talaga natin. Kaya hindi na para sa atin. Para doon na lang sa mga anak natin. Yes. Yes, that's true. So, kaya ayan, dito, nag-survive so naman ako. Before po tayo mag-continue. Yes. Sorry. Acknowledge ko lang po si Chinoy Fuji or DJ Eric Jao or Eric Montrey. Ayan, happy watching po from Wadab Radio at kay Maria Elizabeth na nandyan pa rin po. And kay Arlene Diaz, ayan, hello. And thank you for the Noyo Fuji, ayan, from our very own Maria Elizabeth Fronda, ayan. So yes sir, continue tayo. Yes. Sorry for interrupting. Just to acknowledge our listeners and viewers. Ayan. Yes, hello po sa lahat ng listeners and viewers. Yan ang isa pang advantage ngayon ng social media. Alam mo kung bakit? Dati pag sinabi mong radio guesting, napag-guest din ako sa mga radios noong araw. Pero, maririnig ka lang, di ba?
Pag sinabi mo radio guesting, sige. Okay, our guest for today is Mr. Antonio. Tugtog ka. But you, they cannot see you, right? Sa audio lang. Sa audio lang. Pero ngayon, yes, because of social media, they can also watch. You can see the performer. Yes. Na ginagamit natin. Not only audio. Yes. Meron din, yan. Gaya niya, nakikita niyo na ako. Mm-hmm. Dati, hindi. Si DJ Jamie, nakikita. At nakikita mo talaga yung mga nakikinig. Oh, sana. Yes, ayan. Ang sabi po sa atin ni Miss Mariah Elizabeth. Ayan. Si Miss Arlene Diaz is my teacher. Ayan. Philippine manager po ni Cici Elizabeth Fronda. Ayan. Best regards po sa kanya. Ayan. Thank you daw po. Ayan. Ayan nga. Yung pinag-uusapan natin ngayon na sa social media, you can, actually, you can invite, you can plug, you can shout out. So, lahat ng ano, pwede mo nang gawin dito lahat, sa ano, ng social media platforms. Like this, through Facebook Live, ayan, pwede mo nang makita yung mga listeners mo, yung mga viewers mo, makita yung performer, makita yung DJ, ayan. Kahit na medyo chubby-chubby, at least nakikita yung hitsura. Ayan. Ayan, at syempre, yung mga live performances ng ating mga guests. Ayan. Yan ang pinaka-importante talaga. At ang ating mga viewers. Ayan. Yes. Ako talaga, ang ina-acknowledge ko talaga dito ay ang ating mga viewers. Kasi kung hindi sa kanila, wala tayong suporta. Kung hindi sa mga viewers natin, wala tayong anong tawag dito, yung FB Live natin ay hindi makaka-reach out ng mga listeners or viewers kung hindi sa kanila sa pag-share, sa pag-comment, ayan. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. So, keep on sharing. Keep on sharing. Share lang po ayan, kayo. So, sharing is caring. Sharing is loving, sabi nga nila, di ba? Yes. Exactly. So, as a singer composer, actually for how many years you are in this music industry, sir? Sa mga gustong maging compositor, mga singer, ayan, yung mga ano, any inspiring message para sa kanila? Ah, yes, sa mga gusto maging composers, songwriters, kailangan passion nyo talaga. Kasi iba ang pagiging artist kailangan nasa puso. Huwag niyong pilitin kung hindi talaga kayo para dyan. Ngayon, just keep on writing kahit anong ideas, kahit anong makita niyo na nakaka-inspired sa tao, isulat niyo yun. Isulat niyo kahit na draft lang tapos ituloy niyo. Ngayon, pag merong mga tao na they're dinadown kayo or ano, huwag kayong makinig. Basta kung ano ang passion nyo, kung yung given talent sa inyo, ituloy nyo yan, diretso nyo yan. And then, kumuha rin kayo ng mga ideas dun sa mga professionals. Alam nyo, kailangan yan. Oo, huwag lang yung, kasi may mga ang pagsusulat ng kanta, may rules din yan. Hindi basta sulat ka lang ng sulat. Kailangan it rhymes, kailangan may procedures dyan. Kung ilan yung, kung saan nilalagay yung chorus, kung ilang verse, may outro, may intro. Ganon. Kaya kailangan alam nyo din. Kaya
mag-ano rin kayo sa mga professional composers and yes, songwriters. Sabi nga, hindi nakakahiya ang magtanong, lalo na kung ito'y makakatulong yes. sa inyo. Yes, tama, tama. Yes. Oo, totoo yan, totoo yan. Don't, mm-hmm. don't brag na you're on top. Hindi, hindi. Kailangan mag-umpisa ka sa, ano eh, sa ibaba eh. Kaya, walang masama kung magtatanong ka dun sa may experience yeah. na. Oo. Actually, pero, last night, one of my friend, Indy, we've talked a lot about music last night. And he told me, ikaw sabi niya, alam ko nagsusulat ka. So why not pursue it and make it your own song, sabi niya sa akin. Sabi ko, tuloy mo yan. Sabi ko, siguro sabi ko, pero not now. Kasi as of now, talagang marami pa akong kailangan malaman. Hindi naman ako ganun sa professional in terms of, lalo na sa pagdi-DJ, I'm just newbie here. So, kahit sa pagsusulat, meron akong ilang mga nasusulat, pero hindi pa ganun talaga. Hindi pa ako ganun kasatisfied about my writings. So, sabi ko, pag-aaralan ko muna. Not now. Maybe someday, but not now. Kasi pinopursue na sa akin. Sabi niya, I know that you are writing. And may talent ka about this one, pero ikaw mismo pinipigil mo yung sarili mo, sabi niya. Sabi ko, it's not about na, hindi ko yung pinipigil. Parang ano lang, sabi ko siguro hindi pa panahon. Kasi marami pa akong gustong malaman in this industry. So, ayan. Oh, yung pa ang isa, eh. Kailangan talagang available yung time mo. Kasi yes. songwriting, it takes time. Hindi pwede yung, sige, diyan ka muna. Pag ano, babalikan ko ka. Kasi yes. busy ako. I agree hindi, with ganun that. Eh. Kailangan naka-focus ka eh. Focus is the number one talaga. Exactly. Ayan at hello po kay Rocker Road Turen. Ayan, shout out daw for all the way from the Philippines. Hello. Ayan, one of our indie artist bands. Ayan, si Rocker Road Turen. Ayan. Rocker Road. Ayan. Hello sa iyo dyan. Shout out, bro. One of my friends also. Ayan. So, ayan, continue tayo sa inyo, sir. So, before... Mm-hmm. Ayan, shout out daw from Japan kaya Miss Arlene Diaz. Ayan, shout hello, out Arlene. From Japan. Hello Arlene Diaz. Hello, thank you for joining. Yes. And about you, sir. So what you call this? In a positive way. Mm-hmm. Ano ang maibibigay mong payo sa ating mga viewers, sa ating mga listeners? Lalo na ngayong time of pandemic at maraming mga walang gigs, marami ang mga walang hanap buhay actually. So, huwag kayong mawawala ng lakas ng loob. Always uplift yourselves kasi yan ganyan tayo mga tao, lalo na tayo mga Pilipino. We can survive. Alam mo tayo. Iba tayo eh. Tough tayo eh. Kaya, yeah, I agree with that. No matter what, ano kahit lang anong tayo. Pagsubok. Kahit anong pagsubok. Magaling ang Pilipino. Andyan lang tayo. Diba? Yes. Ang dami nga sa atin eh. Mga nakatawa pa eh. Yes. In spite of ano, di ba? Yes. This is the positive way ng mga Filipino, yung kahit na anong problema. Yung, alam mo yung ano nila na, problema ka lang, Pinoy kami. Yung mga ganyang mga salita, di ba? Yes. So sorry. Kaya nga gustong-gusto tayo sa abroad eh, di ba? Yes. Ay, mga Pilipino, palagi kayong nakangiti. Yeah. You're always smiling.
Meron nga akong napanood na ano, interview. Meron akong napanood na interview about something happened in the Philippines na ano, I think Yolanda or something na binagyo. And then but the Filipinos there, talagang keep on fighting, keep on kahit na naglilinis sila ng mga bahay nila na talagang ubod ng alam mo yung mga putik talaga na nasa loob ng bahay, but then you can see in their eyes and their face na talagang kahit na anong problema naka-smile pa rin sila. Yes, ang, tama. Power of positivity, 'di ba, ng mga Filipinos. Ayan. Oh, at, saka yan ang isa sa mga inaano ng mga taga-ibang bansa sa atin. Yes, the other countries. Ayan. Talagang hinahangaan ng Pilipino. Hinahangaan tayo dahil dyan. At saka matatalino ang mga Pilipino. Kahit saan madalhin yan, talagang madaling maka-cope up sa mga nasa paligid nila. And ayan, keep the dream alive, sabi ni ano ni Rocky Road to Ren. Ayan, yes. Love, learn, and live life. Ang sabi naman ng ating Miss Arlene Diaz. Ayan, maraming salamat po sa mga viewers natin. And sir, do you have any more songs? Ayan, kung may cover song ka or something na gusto mong mamaya after ng ano, before tayo mag-out, doon ko ipapakanta sa iyo yung favorite song of yours. Ayan. Pagkang iiyak ka, pagkanta ko nun. Ay, hindi. Pipigilan ko. Yan. If you have any more cover song or original songs, yes, I will give you the stage para sa ating mga viewers dyan. Ayan. Do you like to hear this song na? Patawad Sinta? Maybe later this one later. Para sa ating ano pang-closing na po natin ang Patawad Sinta. So if you have another one song para sa ating mga Meron akong Tagalog song dito na ano, kahit maputi na ang buko. Wow. Yeah. Everybody knows this one, ba? Yes. And I want to hear your version. Ayan. Okay, I will give you the stage. Ayan. Let's hear once again sa ating special guest, ayan, Sir Antonio L. Chico. Let's give him a round of applause. Tayo ay matanda na, sana'y di tayo mabago. Nasaan man naman, ikaw ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y at kanadyakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buho ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo mga ngarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Papaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang ko, da 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 da.
Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi na ang buho ko. Version ni Sir Antonio. Yes. I love it. Ayan, actually, kahit maputi na ang buhok ko, is one of my favorite because, ano siya, ang tawag dito? Classic, eh, no? Classic. Mm-hmm. At saka, dedicated song. Saka, ano, Ray Valera, eh. Si Ray Valera. Pag nag-compose ka si Ray, galing talaga. Ayan. The hit makers, sabi nga nila, di ba? Ray Valera, one of the hit makers ng ating bansang Pilipinas. Ayan. Isa sa mga pinagmamalaking musician ng ating bansa. Uy, mahilig ka rin pala sa ano, DJ Amy, ha? Sa mga old songs. Yes ko. Actually, mas ano, mas appreciated ko yung mga old songs kasi alam mo yon, yung mga meaningful talaga yung mga lyrics. Totoo yan, totoo yan. Talagang ma-appreciate mo yung talaga. Isang song. May sense. Yes po. Actually, kahit naman yung mga new songs ngayon, yung mga ano, meron pero din mas naman. Oo, pero mas pili na lang ngayon kasi minsan may isang song na alam mo yon, yung sisikat siya kahit na wala siyang may mga songs kasi na ano, may songs kasi na sumisikat dahil sa kumakanta, not because of the song. Exactly, tama ka rin. Yes, yeah, tama rin, tama rin. Yeah. And I'm not that and, good in music. Oo, at saka ano yeah. Saka sa panahon ngayon talagang ginawa ng business masyado ang kanta. Yes, that's true. Kumbaga, pera-pera kasi, talaga. Kaya ganyan kaya, na ano, ako kasi sabi ko nga, I'm not that good in music, pero nakaka-appreciate din naman ako kung ang isang song is good to be listened. Yung pag napakinggan mo is talagang ma-ano mo yung lyrics kung may halaga ba yung every lyric na maririnig mo, may meaning ba, may ano pa sa buhay ng isang tao or tatagos ba sa puso ng isang listener. Tama, yung mga ganong ano kasi as for me kasi ang isang kanta magiging isang kanta yan kung ang kumanta or kung ang nag-compose is talagang passion niya. And he's thinking malalaman about mo yun, no? Mapipil mo he's yun, thinking about the meaning ng song. Yes. Kung talagang ano papatok ba sa mga listeners ko to kung like this may tama ba sa ano nila sa dibdib nila kung dibdib nila. Mararamdaman nila kung talagang kung tumatagos ang ano yung lyrics ng song. Ako kasi ganun. Matanong kita, DJ Amy, anong importante sa iyo sa halimbawa nakarinig ka ng isang awitin ng music. Ano ang mas importante sa iyo? Yung lyrics o yung melody ng kanta? I mean yung music, yung
background? For me, the lyrics. Kasi lyrics. Yan yung, okay. Yes. Kasi yan yung nagdadala ng ano, nagdadala ng song. Yung, kung ano yung nakapaloob dun sa lyrics mo. Napipil for me, mo. Ganon. Mm. Yes. Malalaman tama. Mo. Tama. Ako rin. Ako rin. Actually, mas maganda talaga kung maganda rin yung arrange ng pagkaka-arrange ng yes. music, yung background, di ba? Maganda rin yung melody. Oo, mm-hmm. doon nag-hit. Pero, ang number one talaga para sa akin is lyrics. Kasi yes. yun yung, kumbaga, yun yung pinaka-puso. Yun yung pinaka- Yes, exactly. Yung pinaka-damdamin. Yung parang sa lyrics na yan, dyan mo makikita kung gaano ka passion, gaano ka love nung isang composer yung ginawa niyang kanta. Exactly. Yes. Kasi dyan mo makikita tama. Kung parang sa lyrics kasi masasalamin mo kung ano ang ibig sabihin ng kinanta or yung gumawa. Yung gumawa mismo, diyan mo masasalamin. At tama. Ayan, may sumisikat din, one hit wonder lang, ang sabi ni Rock Road to Ren, ayan. Nawawala na kasi totoo, yung yan. Puso sa kanta. Ayan, dapat first 5 seconds pa lang ng kanta, kahit intro pa lang, nahuhook ka na. Yes, that's true. Ayan, yung nabanggit ko kanina, about your song, yung sina Patawad Sinta. Actually, yes. Yung ano pa lang, yung sa title pa lang niya. Mm-mm. Nagka-interest na ako eh. And then yung talaga. Ano, yung first, yes, yung first ano niya, first stanza niya. Ayun. Yung talagang mapifeel mo na yung ano ng kanta. Tama. Ayan, tama. At yun nga, ang sabi nga ni Rocky Road to Ren, ayan, dapat 5 seconds pa lang ng kanta, kahit intro pa lang, mahuhook ka na. And that's one of my ano rin. So, Maria Elizabeth, same here, sabi niya. Yung harmony, madali na yan eh. It's just a matter of parang mabangong ulam plus masarap na lasa. Yes. Yun. Same like this thing. Ayan, magkasama yan. Yes. Magkasama palagi yan. Yes. But it's the main talaga, yung the main course niya, yung lyrics niya is talagang tagos sa puso. Ayan. Ang sabi niya dito, yung lyrics parang ulam yan eh. Andyan yung sarap, pait, tamis, etc. At yung harmony for me is just like amoy ng ulam. Madami kasing ulam dyan, mababango. Pero walang lasa. Ano yan? Walang lasa. Yes. Baka may COVID. Totoo naman, diba? Oo, wala pang lasa. Totoo naman. Kasi minsan... Tama yun. In a restaurant, diba? Sa mm-hmm. ano... sa menu makikita mo ang gaganda ng picture ng mga pagkain tapos pag orderin mo kainin mo hanggang picture lang pala yung sarap yung ganun ba di ba dinaan sa ulam inedit ng gusto yes. pala walang lasa. Totoo yun, maraming yes. ganyan. Kasi for me, dito lang sa around Bahrain. Kasi before, nung wala pang COVID, lagi din kami sa mga restaurant, kasama ko yung mga amo ko. And then they will ask me, Charlene, which one you want? You order by yourself, sabi nilang ganyan sa akin. Tapos pipili ako, hahanap ako yung talagang, yung itsura eh, talagang pang class talaga. And then pag sinerve na sa'yo, yung lasa eh, wala sa hitsura talaga. Yung makikita mo, ang sarap-sarap ng hitsura. Pero pag natikman mo, ay, mapapaurong ka sa ano, sa lasa. Same like sa music, di ba? Okay. Real talk lang to.
sa music, kung ang music mo is from the heart, ayan, passion mo, even though hindi siya, let's say sa harmony niya or sa melody niya, hindi siya ganun ka well arranged, pero kung yung meaning ng kanta mo is tagos sa puso, papatok yan. For me, it's I agree with that. Tama yun, totoo yun. Oh, kaya ako naman nasabi ngayon na sobra ng ginawang business ang music. Kasi nga, iba na eh. Yes. Inahaluan nila ng mga, di ba? Kasi nga, may mga videos na ngayon. So, mga sexy videos. Yun. Masyado yes, ng... So, ang tao na imbis na dito i-lead, nalilid sa iba eh. Iba yung nagiging interpretasyon. Nagiging wild. Ayun nga. Dito naman, dito pumapasok yung ano natin, yung social media na merong advantage, merong disadvantage. Tama. Diba? Yun naman. Like, siyempre, kahit ano sabihin nyo, kahit na kumita yan, diba? Yes. May nagpumatok. Yes. That's true. They will say, kahit na anong opinion nyo dyan, wala kaming pake. Kasi whether we like it or not. Ganito, yes, pumatok na. Wala na kayong magagawa tungkol dyan. Accept yung mga ganong sistema. Yes. Kaya halu-halu na talaga. Nagiging madaldal na naman ang... Nagiging madaldal na naman ang inyong DJ Yami. Ayan, baka tayo'y matubo dito ng ibang mga listeners. DJ Yami. Ayan, DJ, pinatay kaming mga artist dahil sa social media. No, actually, hindi naman Meron kumporme yan eh, may kumporme. Kasi may mga tao, may mga taong they prefer na makita yung video, mas gusto nila yung video kesa sa music itself. Yun ang kakaibahan ngayon. Oo, meron naman yung kagaya ng sabi mo, DJ, na sa musika talagang intense yung doon mo na feel talaga yung pagkaganda ng music. True, yung music itself. Kaya kahit wala siyang video, basta marinig mo yung music, okay na. Ayan, dyan nga tayo pumapasok sa there is advantage, there is disadvantage. Diba? Ayan, ang sabi nga ni, Rocky Road Turin, dati lahat ng kanta mapapakinggan through CDs, etc. Mas mabilis ma-market. Not same here. Sabagay, meron siyang point. Yung point niya dito is kumikita or madaling mabenta yung mga CDs. Unlike sa social media, pakikinggan nila. But they will not subscribe, they will not like, they will not hit the share, like this, etc. Sa ano. Like, as user, you have your YouTube channel. Diba? Mm. So, pili lang talaga yung mga mag-hit ng like, mag-hit ng share, mag-hit ng subscribe. Minsan kasi, if you view nila for maybe 2 minutes, 3 minutes, yes, acceptable na yun, pero yung i-like nila, i-share nila, that's a big question para sa ating ibang mga, diba, yung viewers. Yun nga ang disadvantage ngayon, sa sobrang open na, kasi use na sila sa sobrang dami na nilang nakita na songs, na kasi nga open ang social media, YouTube. Yes, that's true. So, it's really very, very easy for them to connect kahit saan sila magpunta, kahit ano ang gusto nila, makikita na nila. So, for them, hindi na sila interesado ngayon whether you're para i-share pa nila yung kanta mo. Hindi na. Yes. Hindi kagaya dati na kokonti pa lang ang ways para i-promote ang
ang isang awitin, ang isang kanta. Pag narinig na pag narinig nila ngayon, dahil nga ako konti pa lang, hindi masyado nilang naririnig, na-excite sila. So that's the time na they will buy your CD. Alam mo kasi no, nagbenta rin ako ng CD ko ng mga tapes ko sa gig, ha, dala-dala ko. Isang paper bag na CD dala ko. Talagang doon sa buong night na yon, 3 sets ako eh. Kada set ko, kada break time ko, ako lapit ako diyan sa mga ano customers ko. Minsan kahit di ko nga kilala, hey, I have my own music CD. Would you like to buy one? Ayaan ko yung mga foreigners kasi nga sa Mabini ako noon. Parang umiinit ang ating usapin. Ayan, may mga nagko-comment. Totoo yan. Sabi niya, si Rock Road to Ren. Yes. Unlike ngayon, through Spotify, YouTube, Facebook, di direct. Ayun nga, hindi daw direct yung ano. Sabagay, may point din siya. Di direct yung rights sa artist. Diba? Totoo naman yan. Kasi maraming pinagdadaanan muna. And then, hi to Laan Lance. Ayan, nag-comment din siya dito. Social media naman, may advantage din. Kasi mostly doon nakikilala mga umaawit. Mas mabilis makilala through video. Ayan. And of course, ayan, si Rock Road to Ren, ang sabi niya dito. But usapang marketing, mas mabilis ang market noon dahil direct sa artist yung royalty. And that's true exactly. Also. Ngayon, kung saan-saan padadaan, I'm referring for the artist and band. Ayan, yes, maganda ang social media. Mabilis magpakilala. Mabilis ka din makalimutan dahil walang physical for bands. Ayan, that's true. May point din si ano dito, si Rocky Road to Ren. Ayan. Noon, cassette tapes, CDs, magazines, tas ang platform noon, production gigs, then benta ng ano merchandise, CDs, etc. Yes, that's true. Yun na nga, kasi limited noon eh. Kaya pag sabik sila, pag nakita nila ngayon yung artist, sa magazine lang o kaya dun sa CD. Yes, that's true. Ayan. Kaya sabik sila pag nakita nila. Yan ang mga disadvantage naman ng social media, yung namamatay ang marketing ng mga artist. Ayan. Parang hearsay na sikat ka nga, wala naman breed. Diba? Totoo, tama. Maraming mga sikat pero wala rin ano. Walang kita. Oh, yes, that's true. Puro exposure, kumbaga. Ayun, exposure. Yes. Yan. And this thing, ayan, for me as a DJ, nagiging advantage ko dito is nakakatulong ako sa mga indie artists to promote their songs. Yung mga composed songs through this platform and kaya nga ako nag-guest, nag-i-stock talaga ng mga artist ayan para ma-guest po natin to help them to promote ng kanilang mga songs, di ba? Kaya tama. Suportahan nyo ang lahat ng local artist. Thank you DJ Yami dahil nandyan ka. Yes, of course, kasi siyempre, ako nakikinig din ng mga foreign na songs. But for now, kasi focused ako sa mga indie artists. Kaya ganyan na sila talaga ang pino-promote ko. And especially dito sa ating radio, sa Tinig Pinoy Radio. Ayan, we are helping all the indie artists na makapag-plug, promote ng kanilang mga songs. That's why I am here for this program, Indie Musikahan, with my partner DJ Jerry, para makatulong sa mga indie artists na katulad ninyo. Ayan. Yes. And from our management and DJ Jamie, marami talaga mga indie artists na very, very talented.
Alam mo, yes, I agree with hindi, that. Hindi, yeah, kagaya nga ano sabi ni Paul McCartney, yung mga sumisikat, they just have a little luck, you know. With a little luck, you know, sa kanta niya. Totoo yun. Kasi, maraming underrated na mga musicians. Mm-hmm. Actually, yes. Ang gagaling. Pero, hindi yes. sila nakikilala, unfortunately. Kaya itong indie artist or itong Tinig Pinoy or some other platforms na nakabay sa indie artist na tumutulong sa amin, thank you, maraming salamat. Kung wala kayo, di ba, wala yung mga indie artist natin, walang source na ma-expose, di ba? Kaya yes. malaking tulong sa amin. Yun, madaming magagaling na mga indie artists. Kaya lang, underrated nga. Yes. Hindi tayo, hindi lahat binibigyan ng break. Hindi lahat na bibigyan talaga. Uh-huh. Yes. That's true. Ayan, sa mga indie artists na nakilala ko, yan. Some, they are under the Viva Records. Ayan. Sorry for... ang tawag dito, saying your labels. There are some na naka-under na sila sa Viva Records. But unfortunately, good. Dahil sa pandemic and dahil sa situation natin ngayon, is parang naka-freeze pa rin yung kanilang mga songs. Dahil nga, syempre, saan sila makakapag-promote? There is no gigs. Wala silang mga gigs na pwedeng puntahan para i-plug, i-promote ang kanilang mga songs, di ba? So, kaya nandyan yung ating mga media platforms, sa ating mga social media. Ayan. Oo. DJ Yami for President daw. Hindi naman. Eh, just saying. Kasi ako talaga, naging focus lang ako sa pagtulong sa mga indie artists natin. Kasi talagang, I am seeing the talents. Nakikita ko talaga yung mga talento nila sa pag-compose, sa paggawa ng mga kanta. But then again, in the music industry. Ayan, in the art, sure na makatulong sa inyong lahat. And thank you. Thank you, Seth. Ang sabi ni Rathero Turen, ayan. So, Antonio. Ayan. But we are running out of time. It's already 7:13 in the morning here in Manama, Barea. 12:13 Philippine Standard Time. 11:13 Cambodia Standard Time. Ayan. Noong mga details, walang ganito, pero nakilala sila through gigs, pubs, sa Jack Cavern Club. Ayan ang sabi ni Rocky Road to Red. Yes, but in this situation for us, lalo na sa pandemic, ayan. So, talagang, and madaming the advance sa... Yes. Sa, at saka sa advanced technology na natin ngayon, accept it or not, we are here now. Diba? Kaya mahirap ng... back. Kaya, so we just go on with the flow. So gawin natin kung ano yung alam natin na pwedeng makatulong para ma-promote ang ating mga kanta. Instead na mag-isip ka ng negative. And for the last song, sir, ayan. Okay. Yes, that's true. Ayan. Imbis na mag-iisip ng negative. We are running out of time, so for the last song, okay. Sir. Yes. And once again, let's hear from Mr. Antonio. Okay. Ayan. Thank you, DJ. And this song is specially for you. Sana hindi ka maiyak. Okay. And of course, and of course, sa lahat po, thank you very much for watching.
sa lahat po ng nandito ngayon. This is a song called Patawad Sinta. I hope you like this one. Love this song. Salamat. Of yours. Salamat and po. Yes, so before tayo magpaalam, ayan, you can plug all the connections you have, YouTube, your Facebook account, or anything you can plug to promote your songs. Yan. I'll give you the time.
Hello, sir. Hello. Ayan. Yes. Yes po, kung may gusto ka pong i-plug your YouTube channel, your okay. Facebook yes. fan page. Yes. Okay. Meron po akong YouTube channel. I have a YouTube channel. So my YouTube channel account is Antonio El Chico. So andun po lahat, you can check it out. All of my original songs and some cover songs I play on that particular channel. So I hope you'll check it out. Sana po mag-subscribe kayo, like, subscribe. At yung pong patawad, Sinta, pasensya na kayo, medyo nag-off connection siguro sa Wi-Fi or some connection sa guitar. Yes, pero if you wanna hear more about the song, Patawad Sinta, it's on my YouTube channel. So check it out, guys. And dun po sa mga friends ko dito sa Cambodia, I have a gig at the Lantern Rooftop Hotel at the Baitong Hotel. So we're playing there. I play there with Gerard Evans, yung pong saxophone player ko, from Detroit. Yes. So we play there Sundays and Mondays. So yun lang po. And hope you'll check my YouTube channel. Thank you po. Maraming salamat, DJ Yemi. Sana po this is not the last time makaguest ako dito. Yes, of course. Nag-enjoy ako eh. Enjoy na enjoy ako. Yes nga. Hindi na natin namalayan yung oras. Ayan, hello po kay Archie Makahito all the way from Santa Maria? Nakalimutan ko na. Hello, but, Archie. He's from US. So, okay. Hello, hello sa'yo dyan. Sir Archie, nakalimutan ko yung location mo. Sorry. But happy viewing sa'yo. He's, Archie Makahito is one of my avid supporter, avid fan na talaga namang ngayon lang siya na late. Kasi thank you, Archie. Kahit late. Ayan. From the start. Baka nandiyan pa kasi Gary. Gary, thank you for watching. Huh? Yes, ayan. Gary, hello po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa lahat ng mga... Santa Clara, California. Ayan. Sorry, Jowa. Ayan. Kay Archie Makahito. Ayan. Tawagan naman is Jowa. Ayan. Hello sa inyo dyan. And thank you for watching. Kahit na na-late ka, it's okay. And alam ko naman na syempre may priorities ka din. So, he's my avid fan, avid listener. Kahit sa ang radio ako umapa, kahit sa ang station talaga is support is with me also. So, ayan. Maraming salamat. And sa lahat po ng mga nag-view sa ating live, ayan. Maraming salamat po. And keep on sharing kahit na po tapos na yung program natin, keep on sharing para po ma-reach out po natin lahat ng mga kakilala na natin na gustong mapanood ang ating Facebook Live via replay. Ayan. Ayan, thank you once again, Sir Antonio El Chico. Ayan. My pleasure po. Thank you po for your time. DJ Jamie. Thank you din. Salamat. Maraming salamat. Good luck sa inyong music career and sana ay marami ka pang makompose na kanta. So, yes. Yes, I will. Yes, thank you. And sa ating mga admins, ayan, pasensya na at hindi ko kayo nabati kanina. Ihahabol ko lang po. Ayan, sorry sa mga ano natin ha, sa mga admins natin. Sorry po at ayan, ihabol natin. At sa mga gusto pong po sumali sa Calendar Girls, ayan. Open na po ang ating ang tawag dito. Kung gusto niyong sumali, ayan, open na po tayo. At sa nanalo this month of May, last month,
Ayan, maraming maraming salamat at congratulations sa ating month of May winner. Ayan, hindi ko makita ang ating banner. Pasensya naman. Wait lang po at babatiin lang natin ang ating mga staff list. Ayan. So, ayan. Hello, hello po sa ating CEO founder, si Kuya Dan De Castro, ang Kuya Dan ng lahat. Ayan, ang ating CEO founder. Program Director, Ms. Regina Sosing or DJ Reg. Sa ating technical support, DJ Jerry, ang aking partner dito sa Indie Musikahan. Ayan, DJ Jerry Orcia or DJ Jerry. Ayan, Manager of Special Programs, DJ Mitch Alpeche or DJ Mitch. Ayan, at ang inyong lingkod, regular DJ here in Tinig Pinoy Radio. Ayan, DJ Charmay Dampil or DJ Yami. Ayan, sa ating isa pang regular na DJ. Ayan, dati siyang nag-test broadcast but now she have her own program every Saturday. Please catch her every Saturday at 2 p.m. Philippine Standard Time. Ayan, from Singapore. From Hong Kong, si DJ Brims Nunagbangal. Ayan, sa ating admin, sa staff list, ayan, nanguna po dyan ang ating admin, si Brims Nunagbangal, si Sonia Magbanwa Nava, si Lenny Gagalang, si Donna Bartolome, Maro Canega Moore, Susane Crystal J., kay Isabel Colot Villores, kay Sheng Jimeno Romano. Ayan ang ating mga admins. Hello, hello po sa inyo dyan at sa ating mga sponsors. Ayan. Get well soon, Sir Adi Bantu. Ayan. The Hymn Singers. Kay Ma'am Pazzy Alep. At sa ating Miss Yunik Sino. Ayan. Maraming maraming salamat po sa ating mga sponsors. And of course, ang ating calendars winners. Ayan. Miss January, Angie Feg, Guantia Iguron. Miss February, Azel Gamiao. Miss March, Cherry May Lecaniel Victoria. Miss April, Daisy Joy Cardoza. And Miss May, ayan, si Chin Lee. Ayan, hello, hello po sa inyong lahat dyan. At maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-tune in dito sa ating programang Indie Musikahan. Basta OPM in ka dito. At maraming maraming salamat sa ating guest. Ayan, Sir Antonio El Chico, once again. Let's have a round of applause. Ayan. Thank you, Bye-bye for now. So, paalam na po. It's time to say goodbye and see you on Monday. It's my regular audio broadcasting. Ayan. Basta request mo i-play ko with your DJ Yami. Basta OPM in ka dito. Ayan. And sa next Wednesday po, ang ating guest, ayan, ang si Mr. Anthony Honore, ayan, from USA din. Ayan, ayan, maraming maraming salamat po. Encarnacion Tobias, ayan, maraming maraming salamat. Okay, Ate Ching, pwede ko magkanta. Ayan, sa ating bossing, ayan, si Boss Chris Santo Cortez, ayan, hello, hello sa iyo dyan, at ayan, patapos na po ang aming program. So, God bless. Keep safe, guys. And thank you. Bye-bye. Thank you. God bless. Bye-bye. Thank you. Bye-bye po. Maraming salamat, sir. Bye-bye, DJ Jamie. Bye-bye. Thank you. Okay po. Bye-bye. Thank you. Ayan. Bye-bye po. Maraming salamat. Man ngayon, dinala ng pagkakataon, nag-iisang humarap sa hamon, at hindi uurong. Kahit nasa malayo ka, saan mang panig ng daigdig, tinig mo'y makakarating, pakikinggan ang iyong hiling, ang tinig Pinoy. Karamay mo, kahit saan dako ng mundo, isang ngitiin, isang hangarin, marinig ang tinig natin.
kinagisnan. Mula noo'y nagtutulungan, Pilipino ay nagkakaisa, sa ibang bansa ay magkakasama. Sigaw sa buong mundo nang marinig ang tinig mo. Tinig natin ay pagsasamahin, tagumpay ay magkakambit. Ang tinig Pinoy, karamay mo, kahit saan dako ng mundo. Isang ituin, isang hangarin, marinig ang tinig natin. Kinagisnan mula noon'y nagtutulungan, Pilipino ay nagkakaisa, sa ibang bansa ay magkakasama. Isigaw sa buong mundo nang marinig ang tinig mo. Tinig natin ay pagsasamahin, tagumpay ay magkakambit. Ang tinig Pinoy, karamay mo, kahit saan dako ng mundo.